Yeah, all right. Welcome back to my YouTube channel. I'm Andis Vlog. Kumusta po kayo mga Kandis, mga kaibigan? Panibagong araw po tayo. Panibagong talakayan. At yan po, alam ko nga kilala niyo po yan. Shoutout muna kay Boss Tommy Avili, ang isang ika nga po'y batikang komentarista. At nandiyan po ang tatay nitong si Jubilin ng Galino. Nako, baka po magugulat kayo. Jonalyn Galino, ang kapatid po ni Jubilin Galino, ay tinuluyan ng patahimikin itong kanyang kapatid na si Jubilin Galino. Nako po, walang konsensya. Yan po ang ating tatalakayin, mga Kandis, mga kaibigan. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo paki-subscribe, paki-like po ang video na ito. At nang sa ganun po ay mapanood po ng iba pa nating mga kasamaan. At diyan po sa comment section, ay open po ang comment section. Pwede po kayong magbigay ng inyong public opinion. Okay, alright. Nakuha po natin itong tinatawag na Jonalyn Galino. Ang kapatid ni Jubilin ay pinatahimik ang kanyang kapatid. Ayon sa lumalabas na ikangaya pag-iimbestiga, pag-research nitong kanyang tatay. May isisiwalat po dito ang kanyang tatay. Alalahanin po natin, nandiyan po sa video ang conversation po. Huwag po kayong mag-alala, mga kaibigan. Yan po nga video na yan ay aking ipi-play po. At diyan po natin na matutunghayan, masasaksihan ang nakakagulat na revelasyon nitong tatay ni Jubilin Galino. Talagang nung ikang ay siniwalat, binulgar nitong tatay ni Jubilin Galino, ay nanindig nga ang aking balahiboy. Talagang pwede pala yun, ha? Dala ng kamunduhan sa pera. Dala ng ikang salapi ay pwede mong ipagkanulo ang iyong sariling kapatid. Dati nga ay ilang araw ay bangkay na ang natagpuan diyan, yung tinatawag na tanim kalansay. But ngayon po ay kakaiba. Matutuklasan niyo po yan sa video na yan, ipiplik ko kung bakit ngayon po ay ibang-iba ang estilo naman nitong ikang nga po'y para mapagtakpan, pinatahimik. Nanyan po lang sa video na yan, ating tatalakayin yan. Alam niyo po, mga kaibigan, na dati po noon, noong mga nakaraang buwan, ay kumakalat sa social media na nag-ibang bansa po itong si Jubilin Galino. Wag na po natin takuhan yun sa ibang bansa. Dito po ang i-highlight natin na nakabalik na po siya dito sa bansang Pilipinas. Subalit sa kanyang pagbabalik, di umano, hindi po ako ang may sabi niyan. Mismong tatay niya po ang may sabi niya na talagang pinatahimik ni Jonalyn Galino at iba pang kasangkot dito sa kasong ito ang kanyang kapatid. Hindi po ako may sabi niyan. Ang kanyang tatay po, nandiyan po. Sa punto po ngayon, para maging patas naman po tayo, ay i-play ko po. Panoorin pong mabuti, intindihin. At nang masagot po natin kung ano nga ba itong tinatawag na ika nga po'y pinatahimik ni Jonalyn Galino ang kanyang kapatid, ay talagang nagkausap pa pala itong magkapatid na ito. At nabanggit nga doon sa kanilang conversation na itong si Jonalyn Galino, si Jubilin Galino, ay galit sa kanyang tatay. Tapos silang araw po, ayun na may nakita na naman pong bangkay, malapit po doon sa kanilang lugar. Talagang pagika nga po yung napakalaking impluensya ng pera. Ito po mga Kandis, ito ngayon po natin panoorin, samahan niyo po ako. Anong sagot mo noon nung sinabi mo na, anong sagot mo kay Jonalyn na sinabi niya na
Kaya tuloy galit sa'yo si Jubilin. Sabi ko po, sabi niyo, patay na, tapos ngayon galit siya sa ibig sabihin buhay, tapos ngayon may lumabas naman na, tapos lumabas na ka lang sa isang talor din. Sabi ko, baka ito na, tinuluyan nila para manahimik na. Diba? Napaka... Bihwas! Bihwas! Kasi doon sa conversation pong nakuha po natin, hindi po alam ni Sir Jewel yun na yung conversation na yon ay nakuha namin. Kaya tinanong namin kaagad, totoo naman na talagang nakakausap niya. Kaya nga doon sila nagdududa na pati nga mga abogado, pinakita ko eh, ay buhay. Pero ngayon biglang lumutang ang isang bangkay o sinunog na bangkay sa Santa Lourdes na naman. Iisa sa mga kamag-anak nagsabi, Sir, iba rin ang kutob namin yan. Eh, dapat, tama yung sinabi ni Sir Jewel. Nanawagan po siya sa pamahalaan. Nasuriin ng maigi para mawala yung pangamba mo, Sir Jewel, sa tingin mo. Ako po, ngayon humingi po akong tulong sa pamahalaan na pakisuri lang po yung kalan. Okay, alright. Shoutout po sa lahat. Ayan ha, napakaliwanag naman po. Disclaimer lang, tayo po ay isang reaktor at binigyan po natin ng ikangay public opinion. Itong saruling po ng video na pinapakita po natin. Data po at yung po nga video na yan ay binigyan po natin na ikangay po ay public opinion o isang bilang isang reaktor po. Okay, napakaliwanag po doon na sinabi nga nitong tatay ni Jubilin Galina, di umano ha, ay pinatahimik ang kanyang anak. Alam naman kung sino ang nagpatahimik, ha? Ay kalat na kalat sa social media kung sino ang mga ikangay mga kasangkot dito. Diba? So, hindi po galing sa akin yan. Mismo doon po sa tatay ni Jubilin Galino na hindi po siya nakakasigurado. But, ha? Kaya po siya ay nananawagan na ito pong bangkay na natagpuan muli doon sa malapit sa bahay ni Jubilin Galino ay ipasuri, ha, nananawagan po siya sa pamahalaan at kutob niya na talagang pinatahimik na ang kanyang anak. At nang sa ganun po ay hindi na po mabuksan ang kaso, ha, dahil sa pumamagitan ng malaking pera na tinapan. Okay, alright, mga kandes, yan po isang aking punto de vista na nagbabase po tayo dito sa salaysay ng tatay ni Jubilin Galino. Sa lahat po nang hindi pa naka-like sa video na ito, sabay-sabay po natin i-like, please subscribe, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye!